Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po dito sa The Impaler Game Farm. Pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa breeding dahil ongoing po yung breeding season ngayon. Ma-share ko lang po sa inyo yung technique na ginagawa ko rito sa manukan na para hindi naman po ganun ka-gamit yung ating mga broodcock. At hindi po nasasayang yung kanilang mga similya na ay pwede pa pong magamit sa ibang inahin. Kaya ito pong isa sample ko sa inyo, isa sa mga linyadang pinaparami ko dito, yung Cardinal Club Kelso. Bali, ibabalik ko po ito sa nanay niya kasi nakita ko magaganda yung nilalabas niyang anak, tapos maganda yung katawan. Balansyado yung tayo at may lakas po yung palo tsaka may timing. Bali ayun, binabalik ko po siya ngayon sa nanay niya dahil gusto ko next year makapagpalabas ako ng mga papuro nito para ma-cross ko din sa mga ibang linyadang meron tayo dito at subukan natin yung mga cross na ganon, yung may cardinal, pwede natin i-cross yun sa mga blue face, ganyan. Pwede nating i-cross yung sa mga sweaters natin dito. Ayun, ginagawa ko po sa breeding, pag Lunes, napasampahan ko yung inahin, yung sunod na sampa po nun, mga nasa Wednesday na, yung mga unang linggong breeding nun. Wednesday na po yung sunod na sampa nung cock. Tapos yung sunod nun, Friday na. Tapos, papahinga ko po yung brood cock ng Sabado, tsaka Linggo. Bali, Lunes na po ulit yung sampa niya dun sa inahin. Kaya hindi po siya ganun kapagod sa breeding at hindi po nai-stress yung inahin tsaka yung kasi 5 araw naman po buhay yung similya ng lalaki dun sa loob ng inahin pag na-release niya dun sa loob. Kaya para po hindi tayo nag-aaksaya ng similya ng ating mga brood cock. Eh, lalo na pagmaramihan yung breeding na ginagawa nyo, ganyan. Pwede po yun, sa isang araw, 2 inahin yung pasampahan nyo sa isa, sa brood cock. Tapos sa Wednesday naman, sa susunod na araw, bali yung mga sunod na araw nun, pwede 2 ulit. Tapos every other day po, ganun. Pero sure naman po yun na marami rin po yung laman ng mga itlog noon. Basta fertile lang po yung inahin. Tsaka malusog lang po yung brood cock tsaka yung brood hen bago po ipasok sa breeding. Ganyan. Ang ginagawa po natin dito ganun. Kahit mga 5 inahin po ang sinasampahan ng brood cock, hindi po siya ganun kapagod kasi every other day po ang gamit ko sa kanya, ganyan. So, ipapakita ko po sa inyo yung broodstag na ibinabalik ko sa nanay niya. Sana po makapag-produce ako ng maraming lahi nito kasi maganda po eh. Medyo maganda yung produkto ng ganito. Maganda yung labas ng ganitong lahi. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan, ito po yung broodstag na ibinabalik ko sa nanay niya. Bali, cardinal po yan. Ayan. 9 months na po siya ngayon. Nakikita ko yung nanay niya doon na binabalik ko sa kanya. Pabalik-balik na sa pugaran. Anytime po, pwede na po siyang mag-itlog. Ayan siya. Bali, 9 months po yan, pero yung katawan niyan talagang maganda. Maganda po ang hipo niyan. Malapad, may haba yung katawan. Dikit yung sipit-sipitan niyan. Tsaka talagang power po yan pag nagbigay ng palo. Ayan siya. Yan, bali ito po yung nanay nung broodstag na pinakita ko sa inyo. Ayan po, isa po yung Cardinal Club Kelso. Binabalik ko po sa kanya yung anak niya ngayon para
Baka sakali po tayo makapag-produce ng maraming ganyan para magamit po natin next breeding season. Kasi ho, talagang maganda po magbigay ng anak. Ang gaganda ng buto, malapad, may haba ang katawan, tsaka power po mamalo kahit months old, ano pa lang, 7 months old pa lang. Pag nagbigay ng palo, ay matutuwa po talaga kayo. Kaya ayan, baka sakali po tayo na mag-ano yan, na mag-anak sila ng medyo marami-rami nung anak niya, bali breed back po sa kanya yon. Bali yung ginamit ko rin po na ano, na brood cock na ano nito, ginamit ko rin pong brood cock diyan, isa rin pong Kelso. Light side na Kelso. May mga anak din na may mga anak din silang babae, baka ibalik ko rin sa tatay yon sa susunod na ano na buwan. Sa susunod po na content, papakita ko po sa inyo yung anak nilang babae na ibabalik ko naman po sa brood cock. Ayan. Sana po makapagpalabas tayo ng maraming ganyan para magamit po sa next breeding season. Ayan siya. Isa po yung Cardinal Club Kelso. Ito po pala yung breeding pen ko sa mga inahin na ginagamit ko ngayong December. Pa-December born po. Ayan po sila. Ayun, bali po yung pinakita ko po sa inyong mga Cardinal Club Kelso, yun po yung tinusubukan nating i-inbreed ngayon para po makapagpalabas tayo ng mga pa-3/4 niyan at magamit natin next breeding season. Sana po makakuha tayo ng mga healthy sisiw at less po yung mga may abnormalities para ma-maximize po natin yung production natin ng Cardinal Club, kasi talagang maganda po, maganda pong lahi at magaganda po talaga yung katawan na ibinibigay ng inahin na yon. Kaya sinusubukan ko po siyang kunan ng mga lahi para po maparami natin, ma-maintain natin ganyan at ma-try pong macro sa iba, kasi po sa ngayon straight breeding po talaga muna ako dito ngayon. Kaya hindi po muna ako nagko-cross-cross, medyo gumagawa pa po ako ng mga material na gagamitin para sa next breeding season at makapagpa-produce po tayo ng mga battle cross. Pero sa ngayon po talagang line breeding, inbreeding, ganyan po tayo ngayon. Ngayon po yung ginagawa natin dito ngayon. Kaya sana magbigay sila ng magagandang sisiw. Expected naman na may mga reject talaga sa ganyan. Kaya hindi talaga may iwasan yan, kasi lalo na inbreeding sila. Back to mama yung breeding natin sa Cardinal ngayon. Pero asahan na lang po natin na makapag-produce talaga sila ng, or makakuha man lang ako kahit dalawa lang, kasi nagseselect pa po talaga tayo. Hindi po pwedeng porket puro mamanukin na natin, dadaan po talaga sila sa selection. Yung hindi po makakapasa sa standard natin, talagang pinapakain natin dun sa mga alaga natin dun sa dulo. Wala pong lugar dito ang reject, kahit puro pa po yan. Pero pag hindi po siya nakapasa sa standard natin, ano na natin yan, out. Kasi ang wino-welcome ko lang po rito sa manukan natin, yung maayos, pasado po sa standard natin, para po hindi tayo nagsasayang ng panahon. Hindi po tayo nagsasayang ng panahon, pera, effort sa pag-aalaga doon, tapos lalaking pangit, mas lalaking gastos natin at maraming masasayang. Sa isang talian, pwede pong panglagyan ng isang maganda yan, paano pag may nakakord na pangit, wala, hindi maganda sa mata. Masakit sa mata kapag may isa kang manok na pangit. Kaya out na po, sisiw pa lang, out na. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung magiging sisiw niyan sa susunod. Medyo umaakyat-akyat na rin kasi umaakyat-akyat na rin sa pugaran yung inahin. Sana mag-itlog na. Ayan. Inuulit ko po, sa breeding po, pag nagpapasampa kayo ng brood cock, every other day lang po.
sa unang linggo nila, every other day nyo lang po, huwag nyo nang araw-arawin, sayang lang po yung magiging similya ng brood cock. At hindi pa po masasayang sa ganun yung every other day. Tapos pag nag-itlog na po sila ng 6-7 ganyan, every 3 days na lang po, ano na, medyo madalang na yung pagpapasampa doon sa brood cock kasi marami ng stock yun. Pag nakapag-8 na po sila ng 8 itlog na po, tama na. Huwag nyo na pong pasampahan doon sa brood cock nyo kasi wala na rin po yun. At dito po sa The Impaler Game Farm, bali hanggang 10 itlog lang po ang kinukuha natin. Yung sumusobra po doon, para na sa mga alaga nating tagabantay. Katulad nitong makulit na alaga natin dito, ayan, siya na po ang kakain ng pang 11 o pataas na itlog. Silang dalawa nung isa pa nating alaga. Ayan. Hanggang 10 lang po yung kinukolekt ko na na itlog. Hindi na po tayo nagpapasobra doon. Dati po kasi may inahin ako at talagang marami siyang mag-itlog. Hanggang 19 ata yung ibinibigay sa akin itlog, yung pure na possum sweater. 19 ang kumangitlog yun. Akala ko, kaya niyang buhayin o nabibigyan niya ng magandang kalusugan yung mga ganong karaming sisiw. Hindi naman pala. Mga konti lang yung nakukuha ko sa kanya sa ngayon, sa 19 na sisiw na yun. Ang healthy lang na binigay niya sa akin yung first batch na niload ko sa incubator. Siguro yung first batch na niload ko, mga nasa 11, nagbigay siya sa akin ng sisiw, 10. Ayun, maganda yun, lumaki ng maayos yung mga yun, yung mga possum sweater na yun. Tapos yung sumunod niya na batch na itlog, nung lumabas na sa habang lumalaki, may napapansin ako, parang pangit, parang hindi na maganda. Pinagmasdan ko, binuhay ko pa ng months, talagang wala hindi talaga pasado. In-out ko na. Ilang beses na po nangyari yan, maraming mag-itlog, pero yung mga sumusunod na itlog nila, mga susunod na sisiw nila, wala na, hindi na po maganda. Hanggang 10 itlog na lang talaga yung kinukuha ko. Tapos, papahinga ko yung inahin ng 2 buwan, gagamitin ko siya ulit. Ayan, papaitlogin ko ulit siya, kukunan ko ulit siya ng lahi, tapos stop na po. Bali sa susunod na breeding season ko na siya gagamitin para makapagbigay po siya ng healthy tsaka malulusog, malalakas na mga sisiw, ganyan. Yung hindi po sakitin, yung may tibay po, ganyan. Kasi pag masyado pong gamit ang isang inahin, pangit po yung sisiw na binibigay niya, mga maninipis, mga sakitin, mabagal lumaki. Yun, mga ganyan po yung dami pong problema kapag overuse yung isang inahin. Kaya dito po, isang inahin, 2 beses lang kada taon gagamitin. Kaya, gusto po kasi natin makapagpalabas ng maayos at magagandang mga sisiw. Kailangan po natin magsakripisyo, anihin po natin yung marami kung marami namang sakitin, di ba? Kaya, ayan, tiis-tiis lang. Ako dati, konti lang itong mga to, naparami ko rin, tsaga-tsaga lang, gising lang ng mas maaga. Ayan. Tapos, doble sipag lang sa pag-aalaga, 4 beses nagpapalit ng tubig, kahit mainit, pinapalitan ko. Ako lang mag-isa rito, wala akong handler. Kasi hands-on ako talaga sa mga alaga. Kaya ayoko yung inaasa sa mga handler, ganyan. Kasi baka may handler ka nga, yung stress naman na ibibigay sa'yo, parang nag-aalaga ng mga makukulit. Ayoko po nun. Yung marunong pa sa atin, ganyan. Kaya hands-on po talaga ako dito. Para po, pag kung ano man yung problema ng manukan, alam ko po, kasi ako yung may hawak sa kanila, ako yung nag-aalaga sa kanila. Kaya alam ko kung saan ako nagkakamali. Ayan. Kasi talagang tutok ako sa mga to. Kasi sayang po nag-invest na tayo andun na tayo Malayo pa tayo pero malayo na. Malayo na yung nilalakad ng manukan pero malayo pa tayo. Ganyan. Kaya ito, tiis-tiis lang. Sa susunod baka bigyan din tayo ng magandang break at makapag-compete naman tayo sa mga malalaking derby dito sa Negros. Alam niyo naman dito sa Negros talagang labanan ng pride.
Ayan, manok mo rito, parang yung manok mo pag sinampa mo ng rueda, kasama nun yung pride mo. Ay, pag kinawawa ka nung kalaban mo doon, eh talagang pati pangalan mo kinawawa rin, ganyan. Kaya ano po, ano lang talaga, pili lang talaga, pili po tayo sa pinili, ganyan, mga materials natin. Kasi hindi po pwede yung mahihina, lalo na po yung mga walang cutting naman, o kahit gano'n po yung kagwapo, aadubuhin natin. Tsaka yun lang, yun po. Dito po kasi sa ano, dito po kasi talaga sa Negros o kahit saan naman, kasamang ano na yan, kasama ng mga ibang lugar dito sa Pilipinas, ibig sabihin buong Pilipinas na talagang malalakas na manok ngayon, kaya hindi po tayo pwedeng magpabaya. Kaya hindi man tayo maka, hindi man natin sila malamangan, yung mga talagang malalaking manukan, hindi man natin sila malamangan, at least masabayan man lang. Yung hindi naman yung ano, hindi naman yung napag-iiwanan tayo, kasi andun pa rin tayo sa awa-awa, ganun. Wala pong lugar ang awa-awa. Tapo dito sa Manukan, sa The Impaler Game Farm, hindi ko po binibigyan ng mga bitamina yung mga yan, nahayaan ko lang yan sa cord. Umulan, umaraw, andyan lang yung mga yan. Nagbibigay po ako ng vitamins kapag breeding na, ganun, na sa mga brood ka, kasi kailangan nila yun eh. Kailangan talaga nila yun, pati sa mga inahin, ganyan. Pero sa mga nakatali po, yung mga walang gagawin yan, nakatali-tali lang, walang inject yan, walang subo-subo na kung ano-ano yan, wala, hindi tayo expert dyan sa mga sinusubo-subo, yung mga kung ano-ano, pampapula ng mukha, ayan, wala. Dito po, ang pinaka-vitamins po nila ay damo, ayan, damo, yung natural na moisture po nila ay nanggagaling sa hamog, ayan. Tapos ang pinaka alas po natin eh talagang nakakapagpahinga sila ng maayos. Dito pag tulog talaga, walang iistorbo sa kanila, wala yung mga maiingay na sasakyan, wala yung mga makukulit na mga batang nagtatakbuhan sa kalsada. Eh yun lang po yung talagang advantage natin dito, at sunwerte naman po, nakapagrenta tayo ng kahit ganito kaliit lang. Eh, ang advantage naman po natin, yung manok natin dito, nakakalanghap po ng sariwang hangin, nakakatulog po sila ng maayos, wala pong istorbo sa pahinga nila, ganyan, wala po yung pollution. Tsaka dito po, sisiw pa lang, nade-develop na yung ano nila, yung instinct nila na talagang dumepensa sa sarili nila, kasi may dumadaan-daan pa rito ng mga malalaking ibon. Yan, bali, yung ano talaga nila, yung survival instinct nila talagang nade-develop po sa ganitong lugar. Kaya nung nag-umpisa po kami ni partner noon, eh nasa bahay lang kami dun sa kabila, eh maliit. Nakikita ko yung mga manok, madalas nagwa-water sickness, yung ganyan. Iinom suka, kain buhangin. Eh sabi ko, kung magmamanok man lang tayo, eh maghanap na tayo ng lugar, kasi ganon din yun eh. Kaya eto, buti nakakita kami ng lugar, kaya lumipat kami rito, ganyan. Tapos tinutukan ko na yung pagmamanok. Bali, ito po yung sa Bagwa. Bali, dito lang po ito sa Negros. Bali, mga 40 minutes po yung biyahe mula Bacolod, dito sa papunta rito sa Pulupandan, sa Bagwa. Ito po yung broodstock natin na Cardinal. Ayan, ito po yung binabalik natin sa nanay niya. Ayan po. Maganda po yung bone structure nito. Ayan. 9 months lang po siya, pero yung katawan niya talagang matutuhan na po kayo, kaya hindi na po ako nagdalawang isip, ibalik siya sa nanay niya para makapagpalabas po tayo ng maraming ganito. Ayan siya. Ayan. Baka
sakali tayo na bigyan tayo nitong ng magagandang anak. Ayan. Ayan siya. Babalik ko na po sa cord. Ganda po ng katawan nito. Lawit ang pitso. Talagang wala na pong bakante dun sa sipit-sipitan niya. Wala na. Dikit na dikit. Yung pitso, papunta dun sa sipit niya, ay ang konting-konting spasyo na lang po. Pero halos magdidikit na rin. Kaya ito po isa sa mga nagustuhan natin. Yan. Isa po sa nagustuhan natin sa kanya. Kaya siya po yung napili natin ibalik dun sa nanay niya. Yan. Bali, yun po. Hanggang dito na lang po muna ulit yung ating kwentuhan. Eh, pahapon na po eh. Baka dumilim na. Yan. Magliligpit pa po ako ng mga sisiw kasi hindi po natin pwedeng iwan dyan sa 3x3 dun sa ano. Kasi po may mga bayawak pa dito. Kanina po, pag ikot ko dun sa likod, eh, may nakaambang bayawak po na kung siguro kung di ako nakapag-ikot dun, eh, may isang nadali na naman, kaya magliligpit po ako ng mga sisiw kasi pahapalubog na yung araw. Ayan, at sana po nag-enjoy po kayo sa panonood at napasarap po yung kwentuhan natin. Ayan, binigyan na ako ni partner nung ano, kape. Ayan, salamat po at sana po patuloy nyong panoorin tong content na nilalabas ko. Ayan, sa susunod, kwentuhan naman tayo tungkol naman sa kung ano yung pwede natin pagkwentuhan dyan. Ayan. Ayun, sana po naitulong po ako sa inyo at may nakuha naman po kayo sa akin kahit konti lang naman, ganyan. At sa thank you sa panonood nyo. Ayan. God bless po sa inyo at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Ingat!